So mga tol, magandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat sa kakatapos lang po ng laban ng kababayan natin na si Karhams Martin kontra kay Chai Wat Buat Karatok ng Thailand na ginanap sa The Plus Grand Volume The Elorde Sports Complex Paranaque City. Panalo po si Karhams Martin via technical knockout sa round 6. Talagang tinutuon ni Martin mga tol ang sinabi niya bago ang laban na knockout daw ang hanap niya sa laban na yan. Ganyan nga po ang nangyari mga tol, hindi kinaya ng Thai fighter ang lakas ni Martin. Dahil dyan mga tol, si Karhams Martin na po ngayon ang Global Super Bantamweight Champion. Nananatili pa rin po siyang walang talo, umabante na ang record sa 23-0 habang bumagsak naman ang record ng Thai fighter sa 40 wins and 9 losses. Asahan natin na sa Amerika na ang susunod na laban ni Martin sapagkat opisyal na itong pumirma sa MP Promotion. Samantala, panalo nga din po si Mike Magic Plana via knockout sa round 1 sa laban nito sa Super Featherweight Division kontra sa kapwa Pinoy na si Daniel Nicolas. Hindi po kinaya ni Nicolas ang lakas ni Plana. Dahil dyan mga tol, umabante na ang record ni Plana sa 29 wins and 3 losses. Bumagsak naman ang record ni Nicolas sa 7 wins and 3 losses. Sa kabilang banda naman mga tol, muli na naman pong nanalo si WBA regular super middleweight champion David Morel na ginanap kahapon kontra kay Sena Agbeko. Second round knockout nga po itong si Agbeko. Dahil dyan, napanatili ni Morel ang kanyang titulo at nananatili pa rin po siyang undefeated. Umabante na ang record niya sa 10-0. Agad nga pong hinamon ni Morel ang kasalukuyang WBC interim at former world champion na si David Benavides. Bukod dyan, naglaban nga din po sa card na yan ang dalawang tinalo ni Mayweather na si Robert Guerrero versus Andre Berto. Tinalo ni Guerrero si Berto via unanimous decision sa score na 99-91 at 98-92. Agad namang hinamon ni Guerrero ang kasalukuyang IBF welterweight world champion Jaron Boots Ennis. Samantala, nakabawi naman itong si Jose Valenzuela kay Chris Colbert sa kanilang rematch. Kung noong unang laban nila, tinalo siya ni Chris Colbert sa pamamagitan ng unanimous decision. Sa rematch nila, knockout ang inabot ni Chris Colbert sa round 1 pa lang. Kung matatandaan, tinalo na nga po ni Edwin De Los Santos itong si Jose Valenzuela via knockout sa round 3 noong nakaraang taon. Sa kabilang dako naman mga tol, binirang nga po ni Rolly Romero si Ryan Garcia. Sinabi kasi ni Garcia sa isang post niya mga tol, hayaan daw ang mga tao na mag-decide kung sino ang susunod niyang makakalaban. Kung si Romero muna daw ba bago si Devin Haney o si Devin Haney muna bago si Rolly Romero. Ani Romero, sino daw ba ang nagsasabi na maglalaban sila? Kung matatandaan natin mga tol, sinabi na nga po ni Romero matapos ang impresibong panalo ni Garcia kay Oscar Duarte na hindi daw deserve ni Garcia na labanan siya dahil pangit daw ang pinakitang performance ni Ryan Garcia kay Duarte. Kaya marami ang nagsasabi mga tol na umiiwas lang daw itong si Romero kay Garcia